Kamusta mga kamay? Welcome back to my channel. Para sa panibagong topic natin tungkol sa art, sa video natin ngayon pag-uusapan natin kung paano magkaroon ng maraming komisyon gamit ang talento natin na pagdodrawing. Pero bago yan, intro muna tayo. So maraming nagtatanong kung paano magsimula sa pagkukomisyon. Magkano yung dapat nilang ibayad sa atin? At paano makakuha ng maraming client? Bago tayo magsimula sa pagkukomisyon, kailangan ay handa tayo sa sitwasyon na to. Tanong mo muna sa sarili mo kung handa ka na bang ma-stress. Kung iisipin parang simple lang naman, 'di ba? Babayaran ka lang nila para i-drawing yung gusto nila. Pero ang totoo, hindi lang ito basta drawing. Kailangan masunod mo yung gusto nila. Kailangan mong alamin sa sarili mo kung gaano kakatagal tumapos ng isang drawing para may masagot ka sa kanila pag tinanong nila kung kailan nila 'to makukuha. Bago tayo pumasok sa pagkukomisyon, dapat ay handa yung isip at katawan natin sa trabaho na to. So, bibigyan ko kayo ng ilang guide kung paano magsimula. Unang-una, kailangan mo ng maraming stack ng papel sa iba't ibang size. Pangalawa, alamin mo kung gaano mo katagal tapusin yung isang portrait sa bawat size ng papel na yon. Pangatlo, gumawa ka ng standard na price list sa bawat size ng papel na meron ka. Pang-apat, alamin mo rin kung magkano yung shipping fee ng bawat size ng papel sa mga courier na available sa lugar nyo. Panglima, huwag kang papayag na mauna yung drawing kaysa sa bayad. Tandaan mo, business mo yan, trabaho mo yan. Pag binuraot yan sa simula pa lang, mamalasin ka na. So dahil alam na natin yung mga guide kung paano magsimula sa komisyon, paano naman ngayon magkaroon ng maraming clients? Dito papasok yung quality ng art natin. Kung gaano tayo kakumpiyansa na pang-commission na ba talaga tayo o hindi pa. Sa una ay may mga tao naman na kusang magpapagawa sa atin. Ito yung mga kakilala natin o minsan mga kamag-anak dahil alam nila noon pa na marunong ka naman talagang mag-drawing. Pero paano ito lalawak at magtutuloy-tuloy? So ito yung mga ilang paraan na alam ko. Hanggang ngayon halos ginagawa ko pa rin yung mga to. Kaya hindi naman ako nauubusan ng komisyon. Mula nung nag-pandemic, ito yung naging main source of income ko. So tara, simulan na natin. Unang paraan ay mag-post ka lang sa social media ng mga sample ng drawings mo. Kada may gagawin kang fan art o komisyon, upload mo lang. Sa paraan na to, mas may expose sa mga tao yung talento mo. Include mo rin lagi sa caption mo na open for commission ka. Pangalawa, pwede kang sumali sa mga Facebook group na mga buy and sell. Pwede ka naman magpost sa marketplace ng mga sample ng drawings mo. Sa diskarte na to, kailangan may nakaready ka na agad na price list para may isasagot ka na kaagad pag may nagtanong ng how much. Pangatlo, syempre di ba hilig natin mag-drawing ng mga artista. Pwede natin i-comment yung drawing natin sa mga post nila sa kanilang mga official page. Maraming fans ang makakakita sa comment mo na to. Marami na akong nabingwit na clients sa ganito. Effective din talaga siya. Kailangan mo lang din talaga maging epal paminsan-minsan. Pang-apat natin, kung may lakas ka ng loob na mag-drawing in public, pwede mo rin tong gawin diskarte. Ilatag mo lang yung mga drawing mo sa madadaanan ng maraming tao habang nagdo-drawing ka. Kung medyo mahihiyain ka, pwede ka naman mag-aya ng iba pang mga kakilala mo na nagdo-drawing din. So dito pwede mong ibigay yung Facebook page mo o cellphone number mo sa mga mag-i-inquire sa'yo upang mas makapag-deal kayo ng maayos. Panglima, ito yung madalas kong gawin, yung marketing strategy na naaayon sa panahon or kung ano yung trending na issue. Medyo kailangan mo ng makulit at kwela na pag-iisip sa ganitong diskarte. Pag madalas mong napapatawa yung mga tao, mas magiging interesado sila sa'yo. Marami akong naging client sa pinagagagawa ko na to. So yan yung limang paraan na lagi kong ginagawa hanggang ngayon. Kaya only commission, yun ang nangyayari sa akin. Nakakapagod pero sulit naman dahil kumikita ka na, nag-i-improve ko pa. Marami pang ibang diskarte kung paano makakuha ng maraming clients. Pwede rin na gumawa ka ng account sa Shopee. Sobrang dami pang ibang paraan kung paano kumita ng tuloy-tuloy gamit ang talento natin. Pero hindi lang client ang kailangan natin. Sabi ko nga kanina, dapat handa yung isip at katawan mo. Dapat marami kang options kung ano man yung maging sitwasyon mo. Ang pinakamahalaga pa rin dito, kung sakali man na kumikita ka na, huwag kalimutan na magbigay sa magulang. Mag-ipon, bumili ng stocks ng materials, at syempre, ilibre mo naman yung sarili mo paminsan-minsan. Huwag magpakakuba at magpa-stress masyado. Enjoy lang tayo. So hanggang dito na lang tayo ngayon mga kamay. Sana ay may natutunan kayo. I-comment mo lang sa ibaba kung may mga request ka pa na tutorials. Palike na rin ang video. At mag-subscribe kung bago ka pa lang dito. Salamat sa panonood mga kamay. Kita-kita tayo sa next video.